Mapagpalang araw sa inyong lahat mga lalabs. Nagbabalik po ang ulirang vlogger ng Bicol, Noy Alan TV, ang truth speaker ng Australia. Lalabs, maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok, sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na panunood ng aking mga vlogs sa Facebook page man or sa YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Lalabs, kung bago pa lamang po kayo na nanonood ngayon sa aking vlog, sa aking video, bago nyo po ituloy-tuloy panoorin ito, lalabs, like, comment, share, and subscribe. And pahit na rin po ng bell button para updated po kayo at manotify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming pong salamat. At paluin nyo rin po, lalabs, pa-like and follow nyo po ako sa aking Facebook page, Noy Alan TV. Yon, lalabs, kasi may mga nilalabas din po ako mga video doon, katulad din po sa aking YouTube channel. Kaya wala po kayong kawala. Joke lang. Ayan, maraming salamat po, lalabs, bago tayo magtuloy-tuloy at may sasagutin tayong tatlong katanungan na naman, lalabs, base po doon sa mga vlog na inilalabas ko. May nag-comment po doon tatlong katanungan ang gusto ko pong bigyan ng tugon. Sasagutin ko po yan ngayong gabi. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo. Ayan, shoutout po kay Ma'am Eshra na Scarlett ng Cebu. Ayan, sa mga taga Cebu, maayong gabi sa Tanan. Hindi ko alam sa Bisaya. Ayan. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Kayo sa family po ni Ma'am Eshra Scarlett, marami pong salamat dyan sa Cebu City, Philippines. Thank you so much. Marami pong salamat. At sa buong family mo na patuloy na tumututok, sumusubaybay kay Noy Alan TV. And of course, dyan po kay Ma'am Anjun Channel. Ayun, dyan po sa Bohol. Bohol, Philippines. Uy, daming tarsier dyan. Sana makapunta rin ako dyan pag umuwi ako ng Pilipinas. Maisama ko rin ang buong family ko. Yun, gustong-gusto namin yung makarating dyan. Sana mabigyan ako ng pagkakataon. Pag na makauwi, makapagbakasyon na, ang buong family namin ay makapunta dyan sa Bohol. At makita namin, makilala namin si Ma'am Anjun Channel. Salamat po sa patuloy na panonood, pagsubaybay na aking mga vlog. And of course, kay Ma'am Jayan Ramili at sa kanyang asawa na si Sir Jojo Ramili po ng Occidental Mindoro, Philippines. Ayan, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. Kung ano mang oras nyo po pinapanood. Marami pong salamat at buong sa buong family nyo po. Ayun, shout out everyone sa Ramili family. And of course, kay Ma'am Marisa Martinez po, kay Ma'am Marilu Summers, na patuloy na tumututok. And of course, kay Ma'am Mary Ann. Ayan, kahinta ng Kuwait. Ayan, salamat po sa salamat sa patuloy na panunood. Kay Ma'am Alicia, kay Ma'am Miriam, dyan sa Sorsogon City, Philippines, sa aking hometown. Ayan, Diyos marahay na banggi, Diyos marahay na aga. Ayan, Diyos mabalo sa indugabos, sa padagos na paghiling sa sakuya mga video. Ayan, marami pong salamat sa patuloy na panunood na aking mga vlog, sa aking mga video. Ayan, sa mga kababayan ko dyan, sa mga taga Bicol, of course sa Antipolo, sa buong Pilipinas, sa Australia, sa iba-ibang bansa na nanonood. Hindi ko na kayo maisa-isa. Marami pong salamat sa patuloy na suporta na ibinibigay nyo kay Noy Alan. Lalabs, tatlong katanungan po ang gusto ko pong sagutin. Ang bilis ko magsalita kasi gabi na. Habang wala pa yung mga kasama ko. Lalabs, tatlong katanungan po ang gusto ko pong sagutin. Ang isang katanungan po, kung meron daw po medical exam na nire-required ang farm owner o yung farm para makapasok po bilang fruit picker. And pangalawa, kung ina-allow din ba yung may tato, may tato sa katawan o sa ang parte ng katawan na magtrabaho sa farm. And kailangan ba talaga marunong mag-drive, magmaneho ng sasakyan bago po makapasok ng Australia o bago makapagtrabaho? Yan po yung tatlong katanungan na gusto ko pang sagutin ngayong gabi, lalabs. Ayan, tutok po kayo at huwag niyo pong lubayan ito, lalabs. Huwag nyo po itong bitawan hanggat hindi nyo po ito natatapos dahil sasagutin ko po yan. At actually, marami ng mga lalabs katanungan, marami ng comment. Ang haba na ng intro ko. Marami ng comment dyan na naka-line up na rin na sasagutin natin isa-isa. So ito muna ngayon ang ating sasagutin.
love, sasagutin na natin ang isang katanungan na kung meron daw po medical exam na kailangan isubmit pag nagtrabaho po bilang isang fruit picker dito po sa farm ng Australia. Shoutout po pala sa nagbigay ng question na ito, nag-iwan ng comment po doon sa aking blog, and nag-direct message din po ito sa aking Facebook page. So kung kailangan, naalala ko, lalabs lang ako po nag-unang ng ibang bansa. So nag-ano po ako, after ka po ng interview, hindi ako nakapasa una. Yung una kong interview nakapasa. Tapos nung may dumating na naman, yung agency ko nasa Ermita. Usually naman karamihan ng mga agency nasa Ermita, Manila. Tapos nag-antay na naman ako ng ilang buwan, 6 months siguro, yun, may employer naman naman parte, in-interview ako, yun, nakapasa na yata ako noon. Noong nakapasa ako, kailangan ko mag-submit ng mga requirements at kasama na po dun yung medical. So, pag tayo po mag-a-apply as working visa papuntang ibang bansa, kailangan lalabs may medical. So, yun, nagpa-medical ako. Sa kasamaang palad, yung medical ko, takot pa ako sa karayom lalabs, yung pong ano, binulgar na. Takot ako sa karayom, takot ako sa injection. So, pag ini-injectionan pa ako, lalo pagka nandito kuha na ng dugo sa braso, sa pulso pala, nanginginig yung kamay ko at hindi po talaga ako tumitingin. Laki ng katawan ko, pero takot sa ano, takot sa karayom. Tapos, ayun na nga lalabs, kailangan po mag-medical. I-check mata, ilong, tenga, lahat, dugo, kung anong kulay, tapos yung ngipin na hiwa-hiwalay, one set apart. Tapos everything, kailangan po i-check yung, tapos yung BP mo, ayun. Nagulit pa ako nun sa ano, sa dugo, lalabs kasi yung ano ko, parang nung nag-medical po kasi, saka kailangan daw hindi walang kain pag mag-undergo ng sa ano, sa pag nag-check ng dugo yata, tama ya, tama ba? Yun, tapos yun, mataas daw yung sugar ko after ng result. So nagulit ako. Nung matatandaan ko lalabs, ang una kong alis nun papuntang Saudi, ang medical ko is 2,600 pesos. So, saktong-sakto lang. Tasag ulit pa ako another 250 pesos para i-check yung dugo ko ulit kasi mataas daw, may mataas daw yung sugar ko. So, ayun, pangalaw na kaldalawang ulit kasi kumain ulit ako. Ang kulit ko kasi, alam mo naman, PG, patay gutom. From Antipolo to Ermita, naisip ko sa'yo ko kailangan kong kumain. Siguro naman pag nag-undergo ako ng medical, hindi na nila mapapansin yun kasi nga, ang tagal, ang haba ng pila, ang dami namin. I think, 200 yata kami na applicant na nakapasa pala na magano kasi dati nung nag-a-apply papuntang Saudi, mga salesman, cashier, merchandiser, talagang bultuhan, dami-daming tao pinapadala doon. Kasi naalala ko yung batch namin noon, parang nasa 60 yata kami katao, salesman pa lang papunta roon. Yan po yung una kong experience ng pumunta po ako ng Saudi. Tapos, ayun, sa working visa kailangan ng medical, lalo na pag galing sa ano, galing ng halimbawa na hire, direct hire ng ano ng employer. Pero dito po lalabs sa farm ng Australia, hindi mo kailangan mag-present ng medical report, medical exam, kung ano-ano ang bagay. Basta able ka na mag-travel. Ah, siguro naman, alam mo ang kakayahan mo, alam yung kapasidad mo, alam mo kung anong kayang takbuhin ng resistensya mo. Pag medyo hindi okay ang pakiramdam, ay nung ano pala, na 2020, yun, nire-require po talaga na magpabakuna kasi di ba may COVID that time. So, kailan po yun, nire-required po sa mga farm na mag-check yung ano, i-check po yung ano, yung temperature, tama ba? Check yung temperature, tapos titignan ang temperature sa ano. Tama ba? Basta yun, titignan kung may lagnat ka or ganun. Lalo kasi sa kilikili yun nilalagay. Ang kulit. Ayun, hindi naman po ano, wala po, hindi po kailangan mag-submit ng medical report, medical exam, x-ray or whatever, na katulad po ng pag-apply natin sa Pilipinas, sa bansa. Pilipinas po lalabas ang sinasabi ko ha, kasi taga-roon ako, tsaka sabi ko nga, mag-share lang po ako based sa karanasan ko. So, tayo doon, may x-ray na, may medical, meron pa nga, katulad nyo, may NBI na, may police clearance pa. So dito po hindi. Hindi mo kailangan mag-present. Tapos dito, halimbawa, meron kasi dito contractor lalabs. So from farm owner to contractor. So pwede kang i-refer. Katulad sa akin, alam mo, may kakilala pa ako lalabs. So i-refer ko lang yan sa contractor. Tapos the following day, pwede na po mag-start. So basta meron po tayong working permit or working visa. And yun lang. Kasi doon naman, pag-chinek naman po kasi may application po kasi dito lalabs, may bibo po dito. Pag-chinek po doon yung visa mo, andun na lahat ng details mo. Malalaman doon kung anong may yung working permit mo, tapos kung paso na ba o hindi, tapos yung passport na everything nandun po nakalagay lahat. So, kaya makikita po. So, kung kailangan po ng medical exam, medical report, medical record sa kailangan submit, hindi na po kailangan. Yun, sa nagtatanong po lalabs, shout out sa'yo. Sana po nakikinan na mapapanood mo ito at maintindihan po.
Pangalawa, katanungan. Kung kailangan daw po, kung inaalaw daw pa magtrabaho yung may tato sa farm, wala naman po connection doon. Kasi pag may tato, hindi naman makakapagpalumpo, di ba? Yung pag may tato, hindi naman makakapagpapilay ng katawan. So, syempre, kung may tato, wala naman kaso. Marami akong kakilala, lalabs, na, pero ako, latin na mo, nagsagsando ako, lalabs, para kahit pa paano, makita nyo yung sa bakuna. Sa bakuna nakita nyo. Pero wala pa akong tato sa katawan. Pero hindi ko po sinasabi na bawal po magtrabaho sa farm ang may tato. So, kasi marami pa akong kasama, kasabayan dito na nagtatrabaho, marami po talagang tato sa katawan, sa braso, marami pong tato. So, wala namang kaso, wala pong kaso kung may tato ka or wala. Pero kung ano, ako kasi, pinili ko na hindi magkaroon ng tato. Ayoko ng tato sa katawan kasi okay na yung mga piklat-piklat dyan, tato din. Joke lang. Yun, lalabs yun. Kahit may tato po, may tato, ayun, nunal ko o tato na yan. Tato po yung nunal ko. Yun, commercial. Kahit may tato po, hindi po magtrabaho. Hindi po yun makakasagabal. Hindi po yun makakasagabal sa pagtatrabaho. May tato ka o wala, hindi po yun makakasagabal. Basta, masipag ka. Dito nga, sabi nga ni, ano, ni Miss Mariel Lassen, no, di ba? Sipag at tiyaga ang puhunan dito sa Australia para kumita ka ng malaki. Kahit sabihin ko sa iyo, nakikita ka ng 200,000 pesos every month. Kung hindi ka naman magsisipag, hindi ka naman papasok ng trabaho kung tatamad-tamad ka, of course, hindi mo yung kikitain. So, dapat dun sa nakikita natin, sabi nga nila, hindi masamang maingit. Basta, pag nagkaroon ka ng ingit, mamotivate ka. Hindi yung naiingit ka, tapos sisiraan mo yung kapwa, gusto mo ibagsak, or gusto mo i-down. So, dapat makita natin, pwede tayo maingit sa ibang tao na kumikita ng malaki, pero gawin natin yung motivation na dapat someday, maghangad din tayo, mag-desire din tayo na sana ganun din ang marating ko. Or malay mo, higit pa higit pa ang makuha mo, ma-achieve mo dahil dun sa taong iyon. So, kasi minsan tayo, di ba, meron tayong mga tao na, katulad sa akin, ginawa ko tong pagbablog na to kasi na-inspired ako dun sa tao na hinahangaan ko talaga. Tobra akong na-inspired, lalo na sa mga charity vloggers, lalabs. Ayun, kay Bal Santos Matubang sa Kalingap Team. Ayun, sobra akong, nung pinapanood ko sila, lalabs, talagang sabi ko, gusto ko rin gawin ito. Dahil ano, sabi ko, someday gusto ko rin maging ganito na masarap, masaya na nakakatulong ka sa kapwa, nakakapag-share ng biyaya. Kasi lalabs, yung blessing naman is hindi naman lagi tumutukoy yun sa ano, hindi naman lagi yung tumutukoy sa financial. Diba? Minsan, mabigyan mo lang ng panahon, ng oras yung ibang tao na mayroong problema, may pinagdadaanan sa buhay, makinig ka lang sa kanya. Yun, makinig, kasi malay mo, hinahanap lang yung taong makikinig sa kanya. That's a blessing para sa kanya. So, yung blessing po, tumutukoy yan sa iba't ibang bahagi. Ayun, na-motivate po ako sa kanila mga lalab, sa kanila, na sabi ko, sana someday ganun din ako. Yun na nga, hindi ko alam na, yun na pala ang tinatakma. Although, hindi naman lahat ng tao natutulungan ko. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. Sa malay mo, sa pamamagitan nito, di ba? May mga kakilala kayo, may mga kamag-anak kayo dito sa Australia na walang trabaho, na gusto rin kumita, gusto rin magtrabaho, lalo na sa farm, kasi nandito ako. So, malay mo, ako rin ang maging way para matulungan sila. Ganun lang, lalabs. So, ang pagtulong is any sa iba-ibang paraan na pwede tayo gamitin. And of course, thanks God, kasi minsan magagawa tayong channel. Yan, opportunity yan para sa atin. Isang pribilehiyo na makatulong sa iba. Isang pagpapala po yan. Tandaan po natin yan, mga lalabs. And, pangatlong katanungan, kailangan ba marunong mag-drive? Ayun, Sir Benji Padilla, thank you so much ng Saudi Arabia. Shout out po sa katanungan niya to. Kailangan ba? Ako, lalabs, hindi naman ako magaling mag-drive. So, nahasa lang ako. Actually, hindi pa hasang-hasa. Dito na lang po sa Australia kasi hindi naman ako nagda-drive sa Pilipinas. Hindi pa ako nagda-drive sa Pilipinas kasi wala na ako lisensya. Pangalawa, hindi rin ako marunong masyado. So, dito lang. So, lalabs, kung kaya nyo, kung halimbawa gusto nyo mag-apply dito, gusto nyo magtrabaho dito kahit hindi sa farm, magsanay na kayo na mag-drive kasi napakahirap po dito sa Australia, lalabs, ang walang sasakyan. Ako, nag-start po ako dito, lalabs, na nakikisakay lang. Nagbabayad everyday kasi ako, tamad ako. Ako yung tipong tao na tamad talaga mag-drive. So ngayon kailangan, pero ngayon wala na, no choice na. Kailangan ko mag-drive ng sarili ko. Ayun, kaya natuto na ako. Natuto, mahahasa ka dito. At marami din to, lalabs, sa pumunta dito na hindi marunong mag-drive, na dito na lang din natuto. So dito na rin nagkaroon ng lisensya. Dito na rin lahat. Kumbaga, ang sarap, lalabs, na ano, nakakapag-explore tayo kasi marami tayong matututunan. Marami tayong matututunan, marami tayong malalaman na pwede natin i-apply.
kung sakali man na umuwi tayo ng Pilipinas or maituro din natin to sa iba. Malay mo sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo na pwede nyo pong ano, transferan. Hindi ng kasamaan. Transferan ng pamana. Transferan ng anting. Hindi ba? Yung ibig sabihin yung wisdom, yung experience, yung karanasan na para ano, di ba? Sabi nga nila, di ba, minsan ano, may naririnig ako, Loves, may isang bagay ako na narinig na minsan dapat sa pagkakamali ng iba, doon tayo natututo. Na hindi mo na kailangan magkamali pa para matuto ka. Hindi mo na kailangan madapa na katulad ng iba para matuto ka. Kundi doon pa lang gawin na natin yung motivation. Titingnan natin yung bagay na yun na sana ano, kung magpapatuloy ako sa ginagawa niya, baka maaari ganun din ang mangyari sa akin pagdating ng araw. Kaya dapat doon pa lang sa ano, sa pagkakamali ng iba. Hindi ko sinasabi na tingin lagi ang pagkakamali ng iba. Sa akin lang motivation na gawin natin yung tama. Gawin natin yung maayos, yung gawin natin yung bagay na pwede magpabago ng buhay natin. So ayun, 'di ba, ang sarap. Nakakapag-share, Lalabs. Na tungkol lang 'to sa fruit picker, ang dami ko nang nasabi. Madaldal talaga ako. Ayun, hindi, gusto na i-inspire na ako, Lalabs. Sobrang ako natutuwa kasi ang daming 'yon, ang dami kong nababasa ng mga comment diyan. Maraming pong salamat talaga sa inyo. Lalabs, comment lang kayo diyan sa baba. Comment lang kayo ng comment at mag-direct message po kayo sa aking Facebook page. Gagawin ko po yung content para hindi na kayo para hindi na po paulit-ulit yung tanong. Para sakali may magtanong ulit na iba, isi-send ko na lang po yung link. Ganun po yung ginagawa ko sa iba. Pag may nagtanong ng ganito, link na lang po ang isi-send ko sa kanila yung nagawa ko na pong vlogs. Ayan, mga Lalabs, sana po hindi po kayo magsawa sa panonood ng aking mga video, na aking mga vlogs, kasi patuloy, hanggat nandyan kayo, patuloy ko pong sasagutin ang iyong mga katanungan. And nasa season na rin po kami ng picking, ipapakita ko na rin po sa inyo yan kung paano ako mag-pick kasama ng aking mga katrabaho. Ayun, start na po yan bukas. Bukas po ay Thursday, November 10. So start na po kami ng picking bukas. Iyon, ano ko yan, minsan ilalive ko po yan, Lalabs. Ipapakita ko po yan sa inyo. Kaya maraming pong salamat sa patuloy na panunood, sa patuloy na pagsubaybay. Ayun, once again po, kumakatok po ako sa inyo, mga puso. Kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe, pagkakataon nyo na po ito, Lalabs, pa like, subscribe and share, and pahit po ng bell button. And of course, follow nyo rin po ako sa aking Facebook page, Noy Alan TV. Ayun, maraming pong salamat, Lalabs. Kapit lang, laban lang tayo. Lagi tayong manalangin. At huwag natin kalimutan ngumiti at magpangiti ng kapwa. Have a good day and God bless everyone. See you on my next vlog.